So, ano, mga ka-gadget, what's up? Kumusta? Ano bang pinagkakaabalahan nyo? So, ngayon, mga ka-gadget, gagawa tayo ng video about sa Arduino. So, matagal ko na itong ginagamit. Ngayon lang ako mag-upload sa kadahilan ng marami yung nagtatanong sa akin sa Messenger at sa forum. So, ito po, gamit ko. Binili ko siya through Shopee. Sabi nga no iba, pag bumili ka sa Shopee, hindi mo alam kung gagana o hindi. So, maging wise po tayo kung bibili tayo sa Shopee, Lazada, o kahit anumang online. Bago nyo bilihin yung isang product, i-check nyo muna yung product na yon sa comment kung gumagana ba siya o 100% nag-work. Yun po. Pwede nyo rin naman siyang ibalik for replacement. So, ito po siya. So, ang itaas po, dalawang layer kasi ito. Yung isa sa baba is si Arduino, then yung sa taas is si USB shield. Si USB shield, dito natin i-input yung USB ng iPhone para makapag DFU mode, DFU siya. So, bakit ba kailangan gamitin to DFU? Ang napansin ko sa script code niya is halos lahat ng script code ni Arduino is about USB. So, may napansin ako na doon na ang serial ni ng isang unit ay dinidisable niya para makapag-pound siya or makapag-jailbreak. Doon sa mga marunong dyan, correct nyo na lang kung mali ako o tama ako. Ganun po. Paki-comment na lang po. So, yun po yung sa akin. Kasi yun yung napansin ko sa script niya. Puro USB na yun. It's about USB. Kasi, di ba, si iPhone talagang napakahigpit na yung mga serial na rin kasi ang mga ano nila. Parang dinidisable niya yung serial ng, hindi ko sure kung Wi-Fi o yung pinaka-USB niya. Serial port ng USB. So, yun. So, mangyayari po, bago natin simulan yung pagko-code, huwag kakalimutan, kung wala po kayong, ito, kung wala po kayong ilaw, pwede nyo po siyang orasan. Ang oras ko po na ginagamit dito sa time clock ko is 27 seconds. Yan po. 27 seconds po bago ko siya binubunot para yung program po nung script na ipasok niya ng buo at intact doon sa Arduino. So, mamaya po ipapakita ko yung demo kung paano. So, tara, simulan na natin. No? Yung, bago tayo mag-code, no? Yung ilaw, sa ilaw, yung maliit ay yung mahaba sa ground. Sa ground. Ayan. Ano nga? Sa ground. Ayan po. Tapos po, yung maiksi, doon po sa taas, pangalawa yan, pangalawa. Kung dito kayo magbibilang, kasi ito yung dulo, ito yung dulo, tapos laktaw pa kayo ng isa, may biyak dito eh. Laktaw kayo ng isa, tapos dito, doon yung itusok. Doon, ihinang nyo na lang kung mas maganda kung ihinang nyo para hindi siya nag-ano. So, after nyan, bago nyo, pag nagawa nyo na to, pangalawa, yan, si 5 volt, yan, si 5 volt, si 3 volt, jumper nyo, ito rin, 5 volt, ay 3 volt yata to, 3 volt, jumper nyo rin po. Ito, bali tatlo yan, sa dalawa, tatlo. So, yan. So, tara, start na tayong mag- lapat ng code. So, una, ang gagawin natin is punta tayo kay Arduino. Dating kay Arduino, punta tayo sa Manage Library. Then, hanapin natin si USB host. Kahit yan lang ang i-type nyo. Lalabas naman lahat yan. So, hanapin natin si ito. USB host shield library 2.0. Then, install. So, once na na-install nyo yan, nag-okay, close natin, punta tayo kay Finder,
documents, makikita nyo tong library na to. Ayan. Ayan. So, sunod natin gagawin is punta tayo kay terminal. Then, type natin cd, drag natin tong library, then enter. So, pagka-enter po natin, punta tayo kay Sanakok pala. Kok ba yan o kak? Basta yun na yun. Punta tayo, ito yung gamit kong file. Kasi ito, 100% gumagana siya at walang bug. At wala, hindi siya nag-error. Yung isa kasi, yung kay Alex Danda, hindi siya na-detect, hindi siya nakakapag ano. So, ito yung gamit ko. Ililink ko na lang mamaya pag in-upload ko. So, type natin. Copy natin to. Then, punta tayo ulit kay terminal. Huwag nyo i-close si terminal, ha, mga boss, ha. Pagka na-input nyo na to. So, yan. Then, click enter. So, magda-download po siya. Kailangan matapos natin yung downloading time niya. Yung download na yan, kailangan matapos para makuha niya lahat ng file at mailagay niya dito. So, ayan po yan. Oh. Diba? Then, after nyan, copy natin tong si CD. Then, punta tayo ulit kay terminal. Hintayin natin siyang matapos. So, mamaya, i-explain ko rin kung ano yung mga unit na supported dito and yung mamaya po, ipapakita ko din kung paano siya gumagana at nagpa-function. So, andito na po tayo sa unit na to. Natapos na yung downloading, then paste na natin yung kaninang kinapi natin, yung CD USB host shield. Then enter. Then pagka-enter po natin, copy na naman natin to. Then paste lang. Then enter. So, dapat ganito po yung magiging appear niya. Yan. Then, after po nyan, copy natin to si get and apply. Then, copy. Minimize natin. Then, close natin to. Punta tayo dun sa ating na-download. Ito po, paano ba yan nagkaroon ng ganyan? So, ito po. Punta kayo rito. Then, click nyo yung code. Pagka-click nyo on ng code, download zip, then extract nyo, then yung folder, rename nyo po, tanggalin nyo yung dulo. Kasi ganito po yan eh, ang kinalabasan yan eh. Ayan. Wala na rin pala to. Na-edit ko na. Basta edit nyo lang po. Kailangan ang pangalan niya gento. So, ang gagawin po natin dyan is open natin to. Then, punta tayo kay terminal. Then, paste natin yung kinapi natin. Then, space. Then, etong pong file na to, itadrag natin dito. Then, pagka-drag, click natin si enter. So, yan. Nag-patch na po siya. So, yun. Close natin si terminal. Close natin si folder. So, nandito tayo kay Odrino. So, unang-una, check po natin si Odrino kung nakakabit. Ayan. Pangalawa po is yung port. So, ayan, wala na naman siya. Diba? So, unlock natin. Pasok natin. So, ayan, pumasok na si Odrino. So, after nyan, punta tayo sa file.
open. Then, nasa desktop ko kasi siya. So, click natin to. Then, checkmate A5. So, antayin natin. Then, close natin to. So, eto na po siya. So, isa pa po sa mga paliwanag ko, no? Ang pagagawa po ng code na to, hindi po porket may hawak kayong unit, i-upload nyo na nang i-upload niya. So, kunwari, ang hawak nyo is iPad mini. So, punta tayo kay iPad mini or kay, sabi na natin, iPhone 4 is ang hawak nyo. So, punta po kayo kay ipsw.me. Then, punta po kayo sa device information. So, yan. Ang platform po ay 8940. So, yan po. Kung 8940 po yung platform, dapat ito pong define niya is 8940 din. So, ang gagawin po natin, pag nabago na natin is save, then upload. Error. Ayan, medyo nagkaroon ng error. So, click muna natin uli. Check natin. At birth. Then, upload. So, kuha tayo ng panibagong Arduino. Ay, nako. So, ayan, oh. So, mukhang nagka-problema lang doon sa file natin. Siguro may nabura doon. Antayin natin matapos yung kanyang uploading. So, ayun, nakita niyo po, nag-done. So, nag-done po yung Arduino natin. So, ngayon, itatry naman natin kung paano siya gumagana. So, kukuha tayo ng sample. Print. Reset ko dito.
Dahil lang ang mga boss ah, na-reset ko lang yung pinaipas ko na para mapakita ko sa inyo. So, prepare natin yung ating so, iPad mini kasi yung aking gagawin. So, i-check ko muna. Dahil lang. May na. Dahil lang, dito ko lang. Tapos na to eh. Tapos na. Hindi, inaano ko na. So, yung gagawin natin is si iPad mini. So, ang device info niya is 42. So, kailangan magbago tayo dito. So, click natin to, then edit natin 42. Then, file, save, then upload. Try natin mag-done. Videohan mo na. Videohan mo na. Ito. Itong part mo. Itong part lang na ito, yung dito. Start na. So, ayun na mga... Ay, yan. Kailangan ko pa lang yan ito. Start muna natin. Maya na. Ito na. So, mga ka-gadget, ito yung sample natin. May iCloud siya. So. Ayan. Ito ay sample natin ngayon. Ganun na. So, yung iba kasi ang ginagawa, sinasalpak dito, i-DFU, tapos saka ilalagay dito. Sa akin po, iba po yung technique ko. So, bago ko simulan, mga ka-gadget, no, kung kayo ay napadaan sa aking channel, napasilip sa aking video, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial update. Tutorial. So, ayan na. Simulan natin. So, intact natin si Audrino dito. Pag intact, then press natin yung timer. Kailangan umilaw siya. Ay, Mali. Ulit. So, ayun. Salpak muna natin. Then, DFU mode natin yung unit. Then, bitaw. Then, pag-ilaw, click natin yung timer. So, para makuha niya lahat ng file, base dun sa mga nagawa ko na, 27 seconds talaga yung start niya. Yung start niya, 1 to 27 seconds. So, ayan. Tapos na po. Then, bunutin natin. Bunutin si Audrino. Then, punta tayo kay Apple Tech Silver. Tapos natin ito. Ano?
Ayaw bumukas. Sa natin ulit. So, ayan. Punta tayo kay A5, iPad mini. Then, standard. So, ang magiging base natin dito, no? Pagsalpak natin kay iPad mini, then click natin standard. Makikita nyo po dito. Ayan. Wala na naman. So, yun. Hindi nag-run. Uli tayo uli. So, yan. Re-upload muna natin yung file. So, dahil 42 siya, tama ba? 42. So, yan, nag-error na naman. So, ibig sabihin, nabago na naman yung code niya. Ito lang, ito lang, mag-a. Download ko muna ulit. So, dito, tiyagaan talaga mga gadget, no? Hindi ka pwede rito, ano, mawala ng patient. So, re-upload natin yung file. Error na naman. What the hell are they? Nag-error. Ayan, nareset ko muna saglit. So, ayan, nag-upload na. Paano mo? Okay. So, TF mode. Ayan, nagka-count siya. Thank you.
naman siya nag-run this. Dapat kasi may lumabas, dapat dito magbo-blue screen or may lalabas na update. Update natin ulit kasi hindi na gano'n. Parang tanga yan. Nagpapaload mo ng pera. Tapos yung isang araw na nagpapaload. Isang daan lang, 100 yung ipapaload niya. Sabi ko 103. Eh wala akong 3. O hindi, wala ka rin loads. Lagi, pag nagbibideo ko laging ganito, ay gumana. Yeah.
Nakikita nyo to, lumabas to mga gadget. Hintayin natin mag-load. Dapat lalabas to. Ayan o. Di ba? Dapat lalabas yon para mag-run this siya. Then, kakulitan lang talaga to. Then, relay natin. Okay. Relay. Got it. Delete setup. So, yung ano na yon dapat lalabas yon. So, yun ang mga ka-gadget. Isa na namang tutorial yung nagawa ko. Sana makatulong sa mga kotek ko. At dito mga kaminos kayo. Doon naman sa mga viewers ko, try nyo din kung pang sariling use nyo lang. Siyempre, gagastos kayo ng medyo mataas, mas maiging maghanap na lang kayo ng malapit na technician. Kasi one use lang naman yun. So, yun. Talo inip dito. So, kailangan marunong kang magtyaga para magawa mo ito. Itong video, itong ano na to, itong sa Audrino na to. Yung pagbabypass ng iPad mini. So, ito nga pala yung mga supported niya. Bago ko makalimutan. Supported po niyan. 4S, iPad Touch, 5th Gen. So, yan po mga ka-gadget. Bypass na siya. So, yung mga support po na model is yung iPad mini 1, iPad 2, iPad 3, iPad Touch 5th Gen, iPhone 4S. Sa A6 naman, supported niya iPhone 5, iPhone 5C, iPad 4. So, yung A7 kasi may support na to sa ibang ano eh. Pero ito supported niya, A7 device. Yun po. Hanggang dito na lang yung video ko. Please subscribe my channel and click notification bell. Paalam!